Kinabala nga raw po sa ating lahat, kumusta po kayo na dyan? Nasa kawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. And once again, welcome po sa ating worship service online. Please gather po yung inyong mga pamilya and do it today. Okay, let's start with two songs, worship songs for the Lord. Let's worship the Lord first, then we will listen to the word of the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like worship Your holy name. Bless You, time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
sorrow, worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Sing like never.
Okay, tayo pong lahat ay manalangin ng aming banal minsan pa. We thank you, Lord, for this wonderful time. Alam po namin kahit ganitong sitwasyon, we really want to worship you and to glorify the Lord God once again. Sa oras pong ito, we acknowledge the presence of your Spirit. May you continually bless us, Lord, with your power. Ayaan mo po, Panginoon, to really manifest yourself, Lord God, in this preaching, in this message, and let your word, O God, ay maging biyaya po muli sa amin at ang lahat ay maging kapurihan sa iyong pangalan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, mahalaga po ang tamang pananaw sa buhay, lalo na sa ganito pong pangyayari sa ating mundo na kinalalagyan. Kung tama ang ating pananaw, tama po at magkakaroon tayo ng tamang galaw o tamang pagkilos sa araw-araw. So, perspective is very important in our lives. If you have a right perspective of what's happening in our lives, you can arrive at the right decision and action. So, sa mga pangyayari po sa atin sa kasalukuyan, maintindihan po natin ito at makikita natin yung tamang pananaw. Kung magkakaroon po tayo ng similarities in the past na nangyari sa Biblia. So, ang tatalakay ko po ngayon, similarities of pestilence then and now. So, sa 2 Samuel 24 verse 1, meron po isang pangyayari in the life of the Israelites sa pamumuno po ni Haring David. Let me read. Ang sabi po dyan, sa 2 Samuel chapter 24 verse 1, dumating ang panahon muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Sinabi niya, lumakad ka at bilangin mo ang mga taga-Israel at mga taga-Uda. In verse 2, kaya tinutusan ni David si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo. Pumunta ka, kasama ng iyong mga opisyal sa lahat ng lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba, at bilangin ninyo ang sambayanan. Gusto kong malaman kung gaano sila karami. Sumagot si Joab, sana'y loobin ni Yahweh na paramihin ng 100 ulit ang bilang ng sambayanan, at sana'y makita ninyo katuparan nito, ngunit bakit gusto pa ninyong malaman ang bagay na ito? Verse 4, ngunit idinit ni David ang kanyang utos kahit lumakad sila upang isagawa ang pagbilang sa sambayan ng Israel. Tumawid sila ng Jordan at nagsimula sa Aroer, tuloy sa lungsod sa gitna ng kapatagan patungong Gad hanggang sa Hazer. Verse 6, pagkatapos, tumuloy sila sa Gilead at sa Kades, sa lupain ng mga Hiteo, nagtuloy hanggang sa Dan. Mula rin ay nagpunta sila sa Sidon, nagpatuloy hanggang sa makarating sila sa may pader na lungsod ng Tiro. Nilimot nila ang lahat ng bayan ng mga Hivita at Kananeo at nagtapos sila sa Beersheba sa katimugan ng Uda. Nagbalik sila sa Jerusalem pagkatapos na malimot nila ang lupain sa loob ng 9 na buwan at 20 araw. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng malalaking maaaring maglingkod o lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbong sandataan. Sa Israel ay 800,000 at sa Uda naman ay 500,000. Sa verse 10, matapos sa ipabilang ni David ang mga tao, inusik siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ko ng malaki sa ginawa ko nito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Kinamagahan, pagkagising na David sa utos ni Yahweh, ay pumunta sa kanya ang propetang si God. Sinabi nito kay David, ito po ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang gusto mong gawin ko sa iyo. Tatlong taong tagutong sa iyong lupain, tatlong buong pag-uusik ng iyong kaaway o tatlong araw na salot, alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsubo sa akin? Sumagot si David, hirap na ang aking kalooban sa nangyaring ito. Sapagkat mahabagin si Yahweh, ang pipiliin ko'y tuwiran parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao.
Kaya't si Yahweh nagpadala ng salot sa Israel at mula sa Dan hanggang Beersheba ay 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa itinakdang panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksahin ang mga Jerusalem, pinigil siya ni Yahweh. Nagbago pa siya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ni Yahweh nakatayo noon sa gitna ni Arauna, isang Ebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya kay Yahweh, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang mga walang malay na tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Nang araw rin yon, lumapit si God kay David at sinabi, "Gumawa kayo ng altar para kay Yahweh na higansa ni Arauna." Sinunod ni David ang utos ni Yahweh. Nang makita ni Arauna dumarating hari kasama kanyang mga lingkod, sumalubong siya at nagpatirapa sa harapan niyon. "Ano po kaya ang inyong pakay, kamahalan, at dumalaw sa inyong mga lingkod?" tanong ni Arauna. Sumagot si David, "Bibilin ko ang iyong gikan para pagtayuan ng altar ni Yahweh upang maitunang salot." "Hindi na po kailangan bilhin ito, gamitin na lang po niya at maghahandog," tugon naman ni Arauna. Sinabi pa niya, "Mayroon pa akong mga toro dito, ito na po ang inyong ihandog, ang kariton po namang ito at ang mga pamatok ay gawin na ninyong panggatong." Nang maibigay niya ang lahat ng ito, ay dinugtong pa niya, "Maging kalugod-lugod na ang handog kay Yahweh na inyong Diyos." Ngunit sinabi ng hari, "Hindi maaari, babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin." Kaya't binayaran ni David ang gikang yon at ang toro sa halagang 50 pirasong pila. Gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ang handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin na David para sa bansa at tumigil na ang salot sa Israel. So dito po makikita natin mga kapatid ayon sa talatang mga nabasa, "The reign of the king of Israel," ang pangalan po ay siyaring David. So nagalit ang Diyos sa Israel at to King David, napadala sila ng pestilence that killed almost 70,000 people that time. So, ano pong nangyari? Bakit po nagkaganon? So, kung titingnan po natin, census po ang punto ng pagkakasala ni Haring David at ng buong Israel. Pero hindi naman po talaga totally masama ang census noon. Si Moses po nag-conduct ng census ng 2 beses, pero hindi siya pinarusahan at hindi sila pinagalitan. So, si King Saul sa 1 Samuel 11:8, nag-conduct din po siya, nagbilang siya. Si David in 1 Samuel chapter 18, nagbilang din. So wala pong naging masama doon sa pagkakaroon nila ng census in the past. So, kaya lang kung titingnan po natin this time sa ginawa po ni David, yung po mga census na ginawa nila nung una, yun po ay according to those preparation according to the war. Pero dito po sa 2 Samuel chapter 24, ito wala naman silang war na pinagandaan to make census. It would seem that David's only reason for numbering his men was to satisfy his own curiosity and to puff up his pride. So parang gusto lang po niyang sabi nga po, bigyan ng kaluguran ng kanyang sarili. Pero alam niyo po ba, ang Diyos ay nagagalit po siya sa tinatawag po nating arrogance and pride. So in Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24, sabi niya, ang sabi ni Yahweh, "Huwag ipagyabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya yung pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko, ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito." Kaya in that sense, nagalit po ang Diyos sa kanila. God is angry with Israel and is determined to divinely discipline this stiff-necked people. So talagang gusto niya pong disiplinahin itong matitigas na ulong taong to. So this incident takes place because of Israel's sin. Maliwanag po, even the time nangyari talaga ang pestilence sa isang bansa. Ngayon, kung titingnan po natin, anong similarities nito sa panahon natin? So mahalagang makita natin ang similarities nito ngayon upang maintindihan natin ang pangyayari sa ating bansa ngayon at sa buong mundo. Hindi lang, sabi nga po, in a particular place, in a particular nation, kundi sa buong mundo.
So mahalaga po na maintindihan natin ito at makapag-react po tayo ng tama sa ating mga pamumuhay araw-araw, especially in these times of pestilence. Tingnan po natin yung apat na bagay na pagkukumpara to really see the lesson of the Lord according to this text. Una, ang sabi po dyan, pwede natin sabihin, ang Diyos alam niya ang pestilence noon na nangyayari. At ang Diyos alam niya rin ang pestilence na nangyayari ngayon. Pag sinabi pong pestilence, a fatal epidemic disease, ibig sabihin po niyan, nakakamatay na sakit. Ang sabi po sa 2 Samuel chapter 24 verse 1, dumating ang panahon muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Sinabi niya, lumakad ka at bilangin mo ang taga-Israel at mga taga-Uda. In verse 10, matapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ko ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Kinaumagahan, pagising ni David sa utos ni Yahweh, pumunta sa kanyang propetang si Gad. Sinabi nito kay David, ito po ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang itong gusto mong gawin ko sa iyo. Tatlong taong tagutom sa iyong lapain, tatlong buwan na pag-uusig na iyong mga kaaway o tatlong araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsubo sa akin? Sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyari ito. Sapagkat mabagin si Yahweh, ang pipiliin ko'y tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya si Yahweh nagpadala ng salot sa Israel at mula sa Dan hanggang Beersheba ay 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang yon hanggang sa itinakdang panahon. Alam ng Diyos ang pestilence. Sa mga talatang ito makikita po natin. Dahil pinapili pa niya si David kung anong klaseng parusa. And David chose yung pong tinatawag nating pestilence sa iyon na nangyari sa kanila. Maliwanag na nasa harap ng Diyos ang pestilence. In this verse, makikita natin ang Diyos ay may kapayapaan sa anumang epidemya, sa anumang salot na nangyayari noon sa bansang iyon. And I do believe even in our world today na nangyayari. Of course, kaya po niya pinapaintulot yun sa kanyang sariling layunin at purpose. Meron po siyang gustong makita, meron po siyang gustong mangyari. And even he was admitted this in Isaiah chapter 45 verse 7, ang sabi, sabi niya, ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako nagpapaintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Ako si Yahweh nagpapasya ng lahat ng ito. And even in 2 Chronicles chapter 7 verse 13 before that 14, na kung saan diniman ng Diyos ang pagpapakumbaba, pagsisisi, nung pong iniahayag yung i-dedicate yung temple na pinagawa ni Solomon, ang sabi po doon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 13, sabi niya, isara kuman ang langit at hindi na umulan, utusan kuman ang mga balang upang salantain ang lupain ito. Magpadalaman ako ng salot sa aking bayan. So the Lord, makikita po natin, dito po sa mga talatang ito, napakagandang isipin at pinagpaniwalaan. Mayroong Diyos na alam ang nangyayari. Mayroong Diyos na hindi nawawala ang kontrol sa pangyayari. Mayroong Diyos na alam ang dapat nang gawin sa nangyayari. Kaya ito pong nangyayari sa atin now, this is not just a battle of science and human wisdom. This is a very much connected to spirituality because God is a spirit. Kaya this is not just battle of science and human wisdom. This is very much connected to spirituality because God is a spirit. So kung titingnan natin sa mga panahon nito, let's trust our God and follow the right things na kailangan po natin gawin. So kaya ang nangyayari ngayon po sa ating sa COVID-19 ngayon sa buong mundo. So this is not just a battle of science and human wisdom. This is very much connected to the spirituality because God is a spirit. So this time, mag-trust po tayo, magtiwala po tayo sa Diyos na alam niya kung anong nangyayari and follow the right things what we need to do. Yun po yung unang similarity. Pangalawa pong similarity noon at ngayon. May Diyos noong panahon ni David na nagalit kaya may pestilence. Ako po ay naniniwala may Diyos din ngayon, marami na nagagalit kaya meron pong pestilence of this COVID-19.
In 2 Samuel chapter 24 verse 15, sabi po dyan, kaya't si Yahweh ay nagpadala ng salot sa Israel, at mula sa Dan hanggang Beersheba ay 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang yun hanggang sa itinakdang panahon. So sino po nagpadala? Ang sabi po dyan, si Yahweh, ang Diyos. At what reason? Ano pong dahilan? Galit ang Diyos. Because of what? Because of pride. Because of arrogance of people at the time, including King David. So God's standard is to express His anger. Ang Diyos, meron po siyang standard na in-express po niya yung kanyang galit. He has expressed anger toward Israel. Ang sabi po sa Exodus 32 verse 9 to 10, kilala ko mga taong yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Ayaan mong lipulin po sila at ikaw at tanging lahi gagawin itong isang malaking bansa. So malinaw po ang Diyos, nagpapahayag siya ng kanyang galit. And pangalawa po, God has anger toward the nations. In Isaiah chapter 30 verse 27 to 28, sabi niya, tingnan ninyo, dumarating na si Yahweh, nag-aapoy sa galit, sa gitna ng mga ulap. Ang mga labi niya'y nanginginig sa galit, ang dila niya tila apoy na nagliliyab. Magpapadala siya ng malakas na hangin na tila bahang tumatangay sa lahat ng madaanan. Wawasakin ito mga bansa at wawasakin ang kanilang masasamang panukala. It is a God-standard response sa pride or sin na siya'y magalit. So maliwanag may pestilence noon dahil ang Diyos sa kanila ay galit noon. Hindi natin pwedeng sabihin na natutuwa ang Diyos ngayon, mayroong COVID-19. Hindi natin pwedeng sabihin na kinagagalak ng Diyos ngayon ito at ang Diyos ay natutuwa kaya mayroong pestilence sa COVID-19 ngayon. So sa galit ng Diyos noon ay may nagkaroon ng pestilence at may nangamatay. In 2 Samuel 24 verse 15, sabi niya, 70,000 tao ang namatay. Dahil what? Dahil ang galit si Yahweh. Sa ating panahon ngayon, ilan ang namamatay sa buong mundo? As of March 28, ang affected na po ay 592,975 na ang tinamaan ng virus na to, ng pestilence na to. Mga namatay as of that date ng umaga, 27,187 na buong mundo po yan. Shall we say galit ang Diyos? Mali naman natin sabihin na natutuwa ang Diyos sa nangyayari ngayon. So tama bang sabihin na galit ang Diyos ngayon? Yes. Mali naman sabihin na natutuwa ang Diyos sa pangyayari sa COVID-19 habang ang mga tao ngayon ay nalilito, natatakot, nangamamatay, nangasasakit, nagkakasakit. So mali po na sabihin na natutuwa ang Diyos, talagang nagagalit po ang Diyos. In 2 Peter chapter 3 verse 9, alam niyo po ang Panginoon na hindi nagpapabayan sa kanyang pangako. Kaya minakala ng ilan, sabi niya. Hindi pa niya tinutupad ang pangako yun alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon lalo pang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya, sabi niya dyan, na gustong mapahamak ang sinuman. So kung galit ang Diyos, paano na tayo ngayon? Di po ba? Paano ito ngayon nangyayari sa atin dahil alam natin galit ang Diyos? Well, this will be my third point. Yan po ang aking pangatlong similarity na inihahin sa inyo. Pangatlo, lumilipas o nawawala ang galit ng Diyos noon dahil nahahabag siya sa mga Israelita. Lilipas at mawawala rin ang galit ng Diyos ngayon dahil mahabag siya sa atin. Ano pong sabi sa 2 Samuel 24 verse 16? Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, pinigil siya ni Yahweh. Nagbagong pa siya nito at sinabi, tama na, huwag mo nang ituloy. So when the angel stretched out his hand to destroy Jerusalem, the Lord relented concerning the disaster and said to the angel, who was afflicting the people, enough, withdraw your hand, sabi ng Diyos. Well, meron pong binanggit po doon, the Lord relented. Ibig sabihin na po yun, nahabag ang Diyos. So si Yahweh po, kung nahabag siya noon, maniwala po tayo, mahahabag po siya maging sa ating panahon ngayon.
Dahil sinabi po sa awit sa Psalm 103 verse 8, si Yahweh mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. So umiirad po ito ngayon mula sa Diyos. Alam ko rin po na ang Diyos hanggang ngayon, hindi po siya nagbabago. Siya po'y mahabagin. In Psalm 103 verse 13, kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. So mga kapatid, at sa lahat po ng nanon, sa naranasan po natin ngayon, maniwala tayo may habag ang Diyos. Huwag tayong mapagod manalangin. Huwag po tayong mapagod magsumamo sa Diyos. We do believe one day maabot po natin at matatamasa natin ang habag na ito ng Diyos para sa atin at para sa lahat ng tao sa mundo nito. Pangapat po, na makikita po natin comparison sa mga talatang ito to really understand, to really have the right perspective to what is happening right now sa ating pong mundo. Pangapat, may requirement ang habag ng Diyos noon. May requirement din ang habag ng Diyos ngayon. In 2 Samuel 24, verse 18 to 19, nang araw rin yon, lumapit si God kay David at sinabi, gumawa kayo ng altar para kay Yahweh sa gikan ni Arauna. Sinunod ni David ang utos ni Yahweh. Gumawa siya ng altar at nagdala roon ng andog na susunugin at andog pangkapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil na nga ang sabot sa Israel. Na-appease ang Diyos that time because of that offering at the altar. In our time, sagana po tayo sa panahon para makagawa ng family altar, family prayer and gathering. Hindi po ipinagdadamot ngayong panahon na yan. Ang pagkakatang ito, as what David did, pwede rin po natin gawin sa mga panahon natin ito ngayon. In our time, ano ang offering na karapat-dapat sa Diyos? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 3, kasi po doon po sa altar na ginawa ni David, meron po talaga siyang ginamit na offering. So, yung pong altar, it's a symbol of our prayer today. Pero ano naman po yung offering na gagamitin natin sa mga prayer natin? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama na ating Panginoon Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan at ito nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ang habag ng Diyos ay nakasalalay po ayon sa mga talatang ito, nakasalalay po sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Ang sabi po ni John the Baptist, nung nakita po niya ang paparating ang Panginoon, ang sabi niya sa John chapter 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So we can now ask the forgiveness of the Lord. At meron pong isang offering na nai-offer na. Yan po yung ating Panginoon Jesucristo. Paano po yung nagawa at nangyari? In Ephesians chapter 1 verse 7 to 9, sabi po dyan, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at sa gayon pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. Sa pamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga at kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. So dito po maliwanag, no, sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, doon magbabase ang Diyos sa kanyang response sa ating mga panalangin. So, to conclude this message, titingnan po natin just po sa 2 Samuel chapter 24, God knew and permitted the pestilence because He was angry. Pinaintulutan ng Diyos ang pestilence na yun sa kanila dahil galit siya. Now, in our time, God knew and permitted this pestilence because He was angry. Pwede rin ba natin sabihin nagagalit ang Diyos? Yes. Hindi po natin pwedeng sabihin natutuwa ang Diyos sa ganitong pangyayari.
That time David repented of that sin, that time the pestilence ceased or stopped. How David showed his repentance to appease the anger of God? By building an altar and made an offering. Today, our altar symbolizes our prayers. But who is our lamb in our altar? Sino po ang ating Panginoong Kristo? God will answer our prayers in the name of our Lord Jesus Christ. Sa Kanyang pangalan lamang po. Bakit? Dahil sinabi po sa 1 Timothy chapter 2, verse 5 to 6, sapagkat isa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Sino po ang tagapamagitan lamang? Ang Panginoong Kristo. Bakit? Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Ang katunayan po yan, kung tayo mananalangin ngayon sa ating Panginoong Kristo, ay patutunayan sa panahon ito. Kaya, ano pong pwede natin gawin? Well, simple as this, sa mga nangyayari po sa atin ngayon, tayo po ay dumulog sa harapan ng Diyos sa pangalan po ng aking Panginoong Kristo. Wala po ibang pangalan. Sabi po kasi ng Biblia, maliwanag. Sabi niya, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Ang sabi ko sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Maliwanag po na sinasabi po yan ang banal na kasulatan. Kaya ano pong magandang gawin natin ngayon sa nangyari ito? Magbalik-loob tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng isang tagapamagitan lamang, ang Panginoong Jesucristo. Let's all pray and bow down before the Lord. Alalangin Diyos, minsan pa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo. Umaamin sa anumang uri ng kasalanan, kayabangan, o pride sa aming mga buhay bilang iyong buong tao. Gusto po namin ma-peace ang iyong galit sa bawat isa. Kaya Diyos, patawarin mo po kami, hilinisin mo po kami ng balilagawa ng aming Panginoong Jesucristo. At ayahan mo po magpagkakamali ito, o Diyos, ay mailama po namin sa aming mga buhay. Inadalangin din po namin, o Diyos, ang bawat taong tinamaan, ang bawat taong namatayan. Paunod mo po ang iyong pagkalinga, ang iyong comfort, o Diyos, sa mga tao. O mga pamilya na sa Diyan pong tinamaan po ng bahos nito, O Diyos. Inadalangin din po namin, Lord, ang aming ang lahat ng mga leaders sa bawat bansa na sa Diyan pumupuksa, O Diyos, sa virus na ito, Lord. Ipaintulad mo po yung mayamang kalaman at karunungan ay dumalay sa kanila upang sa bawat pag-isip, pag-galaw, pag-plano, pag-desisyon ay maging tugpak, O Diyos, sa solusyon sa anumang pestilence o problema nangyayari sa aming taitig ngayon sa kasalukuyan. Kahabagan mo po kami, O Diyos, kagaya ng pagkahabag mo sa panahon ni David sa mga Israelita. Kagaya ng pinahinto mo sa pamagitan ng anghel na namang salot na nangyayari, anumang pestilence na nangyayari ngayon noon. Alam namin sa panahon nito ay maaari mo pong paintuin, O Diyos, anumang pestilence o salot na nangyayari sa aming lito sa bawat sulok ng daigit na ito. O Diyos, igawin mo po sa amin. Maging sa bawat pamilya namin, i-cover mo po ang Diyos ng iyong banal na dugo. At habang kami po ay sumusunod sa quarantine time period na ito, O Diyos, ayahan mo po enjoy namin ang bawat isa. Paitulutan mo po, Lord, ka sa pamagitan ng Espiritong Banal, samahan mo po kami na laging manalangin. Pakinggan mo pong lagi ang panalangin ng bawat Pilipino, bawat tao, bawat pamilya na kakatipon upang sa iyong harapan ay magpakumbaba at tumulong. Marami pong salamat, O Diyos. Maging sa mensaheng ito, Lord, ayan mo po itong maging kalakasan namin, ayan mo po itong maging kaunawaan namin, ayan mo po itong maging kapamilya namin sa buhay. Upang lakas loob, panatag, mapayapa, namin malagpasan ang kapagsubong ito na dumating sa amin.
Salamat po, Diyos, sa iyo pong lahat ng papuri, sa iyo pong lahat ng aming pasasalamat po, Pakina. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Mga kapatid, meron po tayong mga ilang announcement. So, don't forget to do your daily devotional, kagaya po ng naituro sa atin. Sana araw-araw po, nagbabasa tayo ng Biblia, nagpupuri at nananalangin sa Diyos. Don't forget to do your donut schedule on your houses. Meron po tayong kanya-kanyang donut schedule from Monday to Saturday. So, sana gather with your family 5 to 6 a.m. lahat po na nakischedule on, sabi nga po, particular day. So, sana magawa po natin itong lahat. Don't forget to do our family prayer gathering every Wednesday night, 7:30 to 9. So, that is service po yan sa church. Pero you can do this 7:30, gather your family, assign somebody to take the devotion, and assign to do the worship song. Lead the worship song sa bawat pamilya natin. Every Wednesday, 7:30. So kung pwede nyo pong gawin ng 19th song, mas maganda po. Kung may tithes and offering po kayo, okay, just forward them here or on bank kung meron na po. At tayo rin po ay meron pong nilaunch ng Helping Hands Ministry. Gusto po natin tumulong sa ating mga kapatid na tinamaan, gain sa ibang tao dito sa ating community. Tayo po ay nag-gather ng mga donation. So, salamat po doon sa mga nagbigay ng cash. Salamat po doon sa nagbigay ng kind. At patuloy po natin itong pinapromote sa inyo. And encourage kayo na sana yung iba, kung kaya pa rin po ninyo, nangyayari po namin kayo na maging bahagi nito. So, kung gusto niyo po makibahagi, just PM niyo po ako or si Pastora para i-communicate po namin yung bagay nito sa inyo. Of course, we will do this. Kumukuha po tayo ng timing doon po sa hindi na masyadong mahigpit ang paglabas. So, gagawin po natin yan. I-organize po natin ang pamigay. And of course, uli na lang pong willing, please stay at home strictly. Ang sabi ko, kakagaya po ng pinost ko sa group chat, sa Kawikaan chapter 1, verse 32, sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila, at ang pagsasawalang bahala ng mga anghal ang magpapahamak sa kanila. In Isaiah chapter 26 verse 20, mga kababayan, pumasok kayo sa inyong mga bahay at isara ninyo ang inyong mga pintuan. Magtago muna kayo hanggang mawala ang galit ng Panginoon. So, biblical po ang lockdown. Kaya pa, mga kapatid, sana masunod po natin ito ng mabuti, ng strictly sa ating mga buhay at ng ating pamilya. So, pagpalain sana kayo ng Panginoon, ipakita sana ng Panginoon kanyang kabutihan at awa sa inyo, malugod sana ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. God bless po and take care. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat.